Idol ko to eh. Yung rap nito nakakapagbigay sa akin ng enerhiya at motibasyon na lupitan palagi ang pagdiskarte sa pagkayod sa buhay para kumita ng pera. Pero ewan ko ba kung anong naisipan niya sa mga pinagsasabi niya dito sa video na ito. Tara, panoorin natin at pakinggan. Play natin. Ako ang magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-bonding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, bababa ako na. Tapos mag-work na ako ulit. Hindi akong titimpla ng mga gatas niya. Hindi ko trabaho yun eh. Para sa akin, tol, kunyari, napagtimpla ako ng gatas, nag-fail yung nanay niya. Parang ganun sa akin yun eh. What? Pagtimpla mo, hindi ko trabaho to ha. Trabaho ko, secure yung future niyo eh. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o ano eh. Iisipin ng iba, sabihin nila sa akin, sama mo naman tatay. Para sa akin nga, tol, bilang tatay, tol, nag-uwis ka nga ng time pa nagtitimpla ka ng gatas. Imbis na nandudun ka, gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya mo, nagtitimpla ka ng gatas. Ipin mo tol, may empire ka. Bugoy na koy-koy. Wew! Binigyan tayo ng Diyos ng 24 oras kada araw, tapos 6 na minuto lang ang ilalaan mo para sa anak mo. Seryoso ka ba doon, Bugoy? Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng teamwork, idol, di ba? It's not about kung trabaho mo yan o hindi. As long as anak mo yan, ipagtitimpla mo yan ng gatas. Alam mo, after manganak ng isang babae, tol, kailangan niya ng sapat na pahinga para makarecover yung katawan niya. Kailangan niya ng aalalay sa kanya, idol. Hindi biro ang 9 na buwan, tol, na daladala niya ang sperm cell mo na nabuo sa loob ng kanyang sinapupunan. At hindi rin biro ang proseso ng pagluwal niyan. Sabi nga nila, pag naglabor na ang isang buntis na babae, yung isang paa niya ay nasa hukay na. Isipin mo yung sakripisyo nun, idol, tapos yung pagtimpla lang ng gatas, tatanggihan mo pa. Kesyo ang rason mo nga dito ay mas kailangan mong ilaan ang oras para kumita ng pera, para masecure mo ang pamilya mo. Wew! Gano ka ba katagal magtimpla ng gatas? Lang yan naman oh. Di naman siguro mababawasan ng sobra-sobra yung pera na papasok sa'yo sa ilang segundo na pagsandok ng gatas, paglagay ng tubig at pag-shake-shake ng battle ng bata, di ba? Hindi sa lahat ng oras, idol, ay gugugulin mo ang buhay mo sa pagpaparami ng pera. Oo, common na yung kasabihan na hindi natin maidadala ang pera sa kabilang buhay. At syempre kung mangyari man yon, yung mga mahal natin sa buhay na maiiwan ang makikinabang ng mga pera na yon, which is okay naman kasi hindi na sila gaanong mahihirapan. Pero ang tanong dyan ay kung mami-maintain ba nila yung pera na iniwan mo sa kanila, kung mapapalago ba nila ito o malulustay lang kagad. Yung ilang mga nanalo nga sa loto na milyon-milyon, ilang taon lang ang binibilang bago nila maubos yung mga pinanalunan nila. Nagkakautang pa sila pagkatapos. Hindi ibig sabihin na kapag good provider ka sa pamilya mo, ay good father ka na rin. Futik. Maiinggit yung anak mo sa ibang bata. Sigurado yan. Yung tipong may event sa school ang anak mo tapos di ka dadalo kasi pang 6 minutes lang ang ilalaan mo para sa kanya. Ay, ako nga pala. Kaso ayaw mo din pala sa eskwelahan kasi diskarte over diploma din ang mindset mo. Kaya malamang baka hindi mo rin ipa-enroll yung anak mo sa school. Whew! Pero ang hirap lang isipin, no? Paano kaya kung dumating yung point na uugod-ugod ka na, idol? Tapos syempre matanda na rin yung mga asawa mo. Tapos sa mga huling araw mo dito sa mundo, 6 minutes lang din ang ilalaan sa'yo ng mga anak mo. Bibisita lang, kakamustahin ka, sabay alis na pagkatapos ng 6 minutes. Tapos same reason lang din kagaya ng sayo na kailangan din nilang unahin kumita ng pera para isecure ang pamilya nila. Tapos kung sakaling mawala ka na talaga sa mundo, grabe naman siguro kung 6 minutes lang ang ilalaan nila para manatili sa burol mo. Huwag naman sana. Sige, sabihin na nating andun sila at tinapos talaga nila ang ceremony hanggang sa naibaon ka na sa lupa at isa-isa silang mag-aalay ng speech sa'yo. Siguro, ang tangi lang nilang maaalala sa'yo ay yung pagbibigay mo ng pera sa kanila at yung 6 minutes na yon na nilalaan mo palagi sa kanila bilang bonding. Pero sobrang babaw nun. Kung ganito talaga ang setup ng buhay, ang gusto mo, idol, wew! Ewan ko na lang,
Ewan ko na lang talaga eh. Buhay mo yan eh. Ibang tao gustong yumaman para magkaroon ng maraming oras na makasama ang pamilya. Tapos ikaw gustong magpayaman para maglaan lang ng 6 minutes sa kanila dahil gusto mo pang kumobra ng marami pang pera. Idol naman oh. Gusto mo bang tapatan si Elon? Ang kulit lang eh, no? Patuloy natin. Tapos ang gagawin mo yung trabaho ng babae mo. Yan, anong tingin mo lang ngayon sa leader mo? Halimbawa, nakakita ka ng hari, si Genghis Khan, makita mo, 200 anak niya, pinagtitimpla niya ng gatas araw-araw. Kulit din ang tropa nito eh. Hindi, lakas makagatong eh. Hindi siya mag-conquer eh. Oh. Babae, anak ko, di ba? Tali-tali ko yung buhok niya. Hindi ko trabaho to eh. Love trip. Inalintulad kay Genghis Khan eh. May 200 na anak eh, no? Lakas mo. Tanong lang idol ah, kailan mo ba gustong magkaanak? At may plano ka ba talagang magkaanak? Kung di ako nagkakamali, mag-40 years old ka na eh. Kung di ako nagkakamali ah, may plano ka ba talagang magkaanak, idol? Kasi kung wala kang plano, magiging nonsense lahat ng mga pinagsasabi mo dito sa podcast na ito. Alam mo idol, isa sa mga paborito kong isound trip yung mga rap mo. Idol kita bilang rapper, pero bilang maging isang ama? Malamang hindi ko trip kasi hindi ka astig. Sabihin na nating mayaman ka, pero pagdating sa tinatawag na empathy, pulubi ka idol. Ang daming pwedeng pagkumparahan si Genghis Khan pa. Rapper ka naman, 'di ba? Ba't ka palalayo? Gawin mo na lang ehemplo si Andrew E. Isa din naman yang hari ng Pinoy rap sa Pinas. Tapos tingnan mo kung gaano ka solid yung bonding time na binibigay niya sa anak niya. Idol mo din 'yan, 'di ba? Yan ang gawin mong ehemplo, hindi yung kukuha ka pa ng example sa malayo. Sana nga ay magkaanak ka na at para ma-realize mo kung ano yung mga pinagsasabi mo dito. Idol kita, Bugoy, pero ekis ka sa mga pinagsasabi mo dito sa podcast na ito.